kanta Landi Unseen with JM. Happy naman. Charot lang, charot lang. Gusto niya yun. Ano, yung eksena namin ni Paolo, sinot namin si Direk. Nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot, dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sabi ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, tiwala ka lang sa akin, nakamana sa'yo. Sa dami niya niya paliwanag sa akin, ganyan. Eh parang kami ni Direk, ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksenang yun ni Paolo. Tapos syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, paano ko kaya yung kwentuhan? Tapos hindi naman siya natatawa sa akin. Paano to? Hirap! Tapos second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. Tapos hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, at hindi ko talaga to comfort zone, and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa and na-deliver. Pero dahil sa director namin, Direk FMR, Direk Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, nakaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan. With JM Metro, madali na yun. Yung kay JM naman, bangan nyo na lang. Kasi sa napanood pa lang namin, yung kissing scene pa lang. Kami, nagka-work naman kami ni JM sa movie na U-turn. So parang, di namin the first time na magka-eksena. Nakapagkwentuhan naman kami before. And ngayon, si Paolo, first time ko siya makatrabaho. And sobrang galing mo pala. Galing mo din. Galing mo din. Galing mo din. Oo, parang kapanood lang kita nung araw. Tapos, liliwan natin ko lang po. Mas nauna ko pong napanood si Kimi sa TV. Baga na, apa na sa nag-aaral pa lang po ako. Naabangan ko na po sila sa TV. Ayun, so direct pa detalye naman. Ano ba si Kim sa nung sinushoot yung scene na yun? Ikaw ba direct nung dinidirect mo yun? Detalyado pati yung mga... Mabibigay sa kanya kung di napakaraming respeto at pagka. Okay. Kaya dapat nagbibigay sa akin ng cash na. Huwag na lang salita, natatag ako. Hindi, love ko sila, sobra. Sa set, ako ay nag-aalaga. Ayun sila kayo, nilalagyan ko ng pulbos niyo sa likod, nilalagyan mo ng sapin sa likod, sapin dito sa harap, mga ako, at saka yung mga dalawang babae. Yung isa dyan, si Losa. Oo, baby girl ko yan. Pero kami paisiyan, kaya alam na alam ko. Tapos sa isa naman dyan, tawa ng tawa. Tawa ng tawa. Nakakatuwa sila. Masaya ako, kaya looking forward ako nung pumunta sa set ng maaga kasi inaantay ko na sila, oh, anong latest? Nag-anot na ako ng latest ngayon. Go online, tapos mali yung dumating. Yun yung una ko naiisip pag pagkailin. So, lighter side naman yun. Pero sa love life, never pa naman. Alalahanin ko lang po yung mga pangyayari. Dalawang oras. Nakalimutan ko na po kasi lahat before pandemic. Don't need to mention anything sa man. Pero hanggang kailan mo kayang itolerate? Ako? Pero, hindi na. Pero, well, everything I've experienced in my life, if it happens to me at this point, parang ano na, parang move on na, parang just stop and move on. Baka naman masaya siya sa iba. Hindi mo na ilalaban, walk away na lang. Hindi na siguro unless may importanteng kailangan ipaglaban. Okay. See, pwedeng si Anita.
Lahat na ka? Sige. Share lang. Bakit nakakatawa? Di ba parang tinit kami, Kim? Diyos ko, 17 years na po naman ito. Ilang beses na ba, Kim? Or, parang dapat yun ang tanong, ilang beses pang nalin lang? Alam nyo, pag nagmahal naman kayo, hindi nyo alam kung tama yun o hindi. Kapag itong puso yung pinapairal nyo, hindi naman siya magsasabi sa'yo na tama yan, mali yan. Hanggat nararamdaman mo na hindi ka na nire-respeto, ibig sabihin, gamitin mo na to. So, yun lang yun. So, hindi mo na pinatatagal? Dapat alam mo yung self-worth mo. Ikaw talaga. Lahat tayo nalilin lang. Imposibleng ni isa dito sa inyo, hindi nalin lang. So, ano na lang natin yun? Bangunin na lang natin yung naalaala. Charot na aral sa buhay natin. Tama naman. Okay, GM. Si GM. Nalin lang na rin. Pero I choose my battles. Ngayon, before it, syempre rin mapakataan pa. Pero hindi siya dapat tinutuloy. Okay. Kila? No second chances. Na-experience ko na rin po yun. I think, especially because of my character here, na-realize ko na napakahirap to decide when to walk away. I feel like that's the most difficult kasi syempre pag mahal mo yung tao, you always give them the benefit of the doubt and you always see the good in them first and you hope na ipaglalaban ka nila, diba? But, yun nga, I feel like sa kahit na medyo patapit-tapit naman ako, I feel like with things that I've experienced also, I've always, and my parents have always taught me, my mom has always taught me to choose myself first. So, ayun. Okay, thank you. Inay? Oo. Galing, sarap sa pakinggan, ano? Anong bago? Bite-bite talaga ng bago. Yun lang, tama yung sinabi mo, lahat naman tayo nakikita. Pero depende sa anong araw na napagulot natin. Sana naman, huwag naman natin kantayin lagi ng Gravity at saka na naman. Baka naman pwede kayo, tagal mo lang nawala. In fairness, ayun na yun sa pagkakaisip mo doon. Galing. At hirap hirap na ako. Ano, kahit yun na naman ang pinso ko? Dumuan pala si Inay sa ganun stage, ano? Revelation yan! Hindi yun naman na may talagang medyo na ano ka din. Pero sabi mo, mas matagal na yun. Ngayon okay na. Hindi na magbaba ng mga alam. Okay, thank you! Thank you, Ms. Janice. Before I give the microphone to a lady na never na rin lang. Wow! Pasok lang doon.